Ikadalawa ng Agosto, ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, lumayo siya at namangka na sila-sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila. At pinagaling niya ang mga may sakit. Nang hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang maraming taong ito para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng kani-kanilang pagkain." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sinabi nila, "Wala kami rito kundi 5 tinapay at 2 isda." Sinabi niya, "Akin na." At iniutos niyang maupo sa damuhan ang makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ibinigay rin nila sa mga tao. At kumain silang lahat at nabusog. At inipon nila ang mga natirang pirapiraso, 12 punong basket. Mga 5,000 lalaki ang napakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, ang Eukaristiya, pagkain sa ating paglalakbay. Nababalot tayo ng dusa at hinagpis sa tuwing mayroon tayong kapamilya na sumakabilang buhay. Nang mapugutan ng ulo si Juan Bautista, ibig ni Jesus na mapag-isa sa isang ilang. Hangad niyang tumangis at magluksa sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Hindi lamang basta pinsan ni Jesus si Juan Bautista, kundi siya rin niyang tagapamansag. Sa pagkamatay ni Juan, batid ni Jesus na siya'y nasa sangang daan ng buhay at ang misyon niya na pasinayaan ang paghahari ng Diyos dito sa lupa ay malapit nang magsimula. Ang kanyang oras para sa sarili ay naputol nang sundan siya ng taong bayan at dalhin sa kanya ang mga kamag-anak nilang may sakit. Hindi nagmatigas si Jesus sa sarili niyang pangangailangan para magluksa. Sa halip, itinuon ni Jesus ang kanyang pansin sa mga taong pumalibot sa kanya. Siya ang kanilang buting pastol na ang puso'y punong-puno ng pagmamalasakit at nakalaan para sa kanilang kapakanan. Tinulungan ni Jesus ang bawat isang may sakit, inibsan ang kanilang nararamdamang sakit at binibigyan sila ng pag-asa. Nang gabing iyon, samantalang nakatuon si Jesus sa pagtulong sa mga tao, ipinanukala ng kanyang mga apostol na pauwiin na ang mga tao nang sa gayoy makabili sila ng pagkain. Para sa kanila, marami nang ginawa si Jesus para sa mga tao. Maaari na silang umalis para tugunan ang sarili nilang mga pangangailangan. Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sinamantala ni Jesus ang okasyong iyon para turuan sila sa pagiging alagad. Hindi nila dapat lagyan ng hangganan ang kanilang pakikitungo sa taong bayan. Kailangan nilang matutong magsakripisyo. Nangatwiran ang mga alagad na limitado lamang ang kakayahan nila sa pagtulong dahil mayroon lamang silang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Pagod na rin sila pagkatapos ng maghapong paglingap sa mga may sakit at pag-alalay kay Jesus. Hinikayat sila ni Jesus na bumaling sa kanilang mga sarili at tuklasin ang maaari nilang ipagkaloob. Ibinigay niya sa mga alagad ang kapangyarihang mabatid na mayroon pa silang maiaalay sa kapwa. Akin na. Naganap ang himala pagkatapos isuko ng mga alagad ang kakarampot nilang nakayanan kay Jesus. Kadalasan, iniisip natin na kakaunti ang naibibigay natin para sa ating pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa pamayanan at sa bansa.
maaaring tingnan na maliit na bagay lamang ang naiaambag natin. Ipinakita ni Jesus na sa sandaling ipagkatiwala natin ang maliit at hamak nating sarili sa mga palad ng Diyos, makasasaksi tayo ng mga bagong himala. Ang mga salita at kilos ni Jesus sa pagpaparami ng tinapay at isda ay katulad ng mga salita at kilos niya sa huling hapunan. Nais ipakita ni Jesus na sa Eucharistia, patuloy niya tayong pinakakain ng kanyang katawan at dugo, mga pagkain sa ating paglalakbay, samantalang ipinagkakatiwala natin ang mga maliit nating nakayanan sa mga palad ng Diyos.